Myself sa inyo, I am the Board's channel, Bernsy po sa Facebook. I'm in my 40s, so yun lang, isang mabilis na introduction lang para makilala nyo nang totoo ko sino yung nasa likod ng camera. Maybe a lot of you would know po sino talaga ako, yung mga ka-churchmate ko, mga kaibigan ko, pero sa mundo talaga ng YT ngayon lang nila makikita, ngayon lang makikita yung The Board's channel nyo. Hindi pa alam ng misis ko na nag-face reveal na ako dito sa Facebook. At yun, magkagulat yun pag napanood nyo itong video na to, itong upload na to. At so, bakit ganito mga boards? Initially, ang plano ko is mag-face reveal. Pag isa, una, may lamok. Pag una, naka, what do you call this one, naka 1,000 sub na sana ako. Pag mamonetize na ako, or pangalawang option is pag naging okay na ako, pag na-operahan na ako sa aking umbilical cord niya. So yun yung dahilan kung bakit walang upload yung The Board's channel ng almost 1 month nung buong November. I was nga pala, papakita ko sa inyo, hindi pa ako tapos, kasi ang bala ko lang talaga, hindi ako mag-face reveal, gusto ko lang mag-powerpoint lang nung naranasan ko, tapos ipapakita ko lang, voice over ko lang. So ito yun na, para hindi tayo ano, hindi ko na siya in-edit, hindi ko pa siya na-edit kasi yan talaga yung bala ko dyan, ganyan lang yan. Sana nakikita nyo, sana babasa nyo. Okay, so yan yung pinaka life challenge ko. I mean, siyempre may ibang challenges din naman tayo sa pamilya, pero halaman ng asawa ko. Gusto kong kuhaan para matuwa siya pag nakita niya yung video. Yeah. So, I was diagnosed with umbilical. So, etong video na to is about all about umbilical hernias. Tulad ng ano. So, meron akong cheat sheet. So, disclaimer muna tayo. Etong upload na to is solely about dealing with an umbilical hernia. This is what I have personally experienced. I'm not a doctor or surgeon or an expert. All content on this video is what I have gone through, research and studied by the use of YouTube videos and also Google, and again personal experience nga. So yun yung disclaimer natin. Any pictures dito or videos na makikita nyo, solely sa akin yun, ako yun, walang ibang, siyempre karanasan ko, diba? So going back, so I was diagnosed with umbilical hernia way late 2019. So kung matatanong nyo ano ba yung hernia, bakit may umbilical hernia, ganyan. So, yung mga hernias natin, iba-iba. Yung usually narinig, sabi ko, ano nangyari sa'yo, nangyari sa'yo? May hernia ako. Parang, madali lang yan sa, ano na yan, sa itlog nga lang. So, may iba-iba palang, ano, klase ng hernia. And I was dealing with umbilical hernia. So, to explain it ng mabilis, yung pagkakaintindi ko lang, laman loob, intestine sa akin, whatever, fascia, yung pinasabi nila. Tapos, muscle, skin, then yung pusod. So, unfortunately, mataba ako dati. At ngayon, mataba pa rin ako, pumayat lang ako dahil nga nagkaroon na operahan ako. So, nangyari sa akin, why did the umbilical hernia occur? Ang pagkakaintindi ko lang again, is mataba ako, tapos pumayat ako, tapos tumaba ako, tapos pumayat ako, tapos tumaba ako. So what happened there is yung fascia. So tumataba tayo, yung fascia nasa stretch. Tapos pag pumapayat ka, bumabalik siya. So sa akin kasi nag-drastic ako eh. Nag-low carb diet ako. Sobrang okay siya sana. Kaso nangyari sa akin nun, mataba, pumayat, mataba, tumaba, pumayat. Yung fascia ko, tuba, mataba, pumayat, mahabol pa lang siya sa payat ko, tapos na-stretch siya. So nabutas siya. Doon siya lumalabas sa aking umbilical hernia. Sa pusod. May naisay lumalabas. Ito, picture ako mga board, sa picture ko to. Ganito yun ng ano. This was my worst case scenario.
ganyan siya. Lumalabas siya sa, hindi naman siya lumalabas, tumubukol siya. So, as you can see, that's very uncomfortable, yes. Okay? Diagnosed with umbilical hernia for early 2019. So, nung nagpa-ultrasound ako, yung butas, 1 inch lang siya. 1 inch lang. So, pwede nang operahan doon. But, I was advised, and I think that was the best advice din, na magpapayat muna bago operahan. Kasi napaka-high risk ko na if ever I got operated on, nababalik ulit siya mag-re-refer, sayang pera, sayang gastos. Parang ganun. So, I was on my way to getting healthier. Pero mahirap dahil with that comes, pag may hernia ka na, hindi ko lang alam sa ibang hernia, pero pag sa umbilical hernia kasi, since we're talking about core muscles, halos bawal kang mag-exercise in a sense na no heavy lifting, no strenuous, super strenuous activities na mag-aano yung core mo. So, walking. Nagbabwalking ako nung nagbabike ako. Pag nakita niyo sa mga vlogs ko, kaya ako nagbabike para magpakaya. So, from 2019, I was 180 kilos. 180 kilos. 2019. Photos ulit tayo. No? Okay lang, i-reveal ko sa inyo. Kasi baka makatulong. Sabay, baka may mga nag-ano din na may umbilical hernia din sila. Ganyan. So, this was me. Early 20, wait, 21 na to mga birds. Baka hindi kayo maniwala sa yung camera. Ayan. Palagay. Saan na? Basta April yan. April 2021. Andito yung date nandito. So this was me. Diba? Panalo. Ang ganda ng katawan ko. Okay. Go, go, go. BBM. Ayan. So, step that go. So, yun. 180 kilos. So, right now, after my operation, 130 na lang ako. So, in a span of 3 years, almost 20 plus, ay hindi, almost 60 plus kilos. 180 to 110, di ba? Pero may story ako bakit ako nasa 113 kilos na ngayon. So, going back sa aking status. So, walang exercise, diet lang talaga. Paunti-unting diet. At mahirap yun. Ako lang nagsasabi sa inyo. Hindi siya madaling, hindi ko siya madaling ginawa. So, before talking about hernias, sa hernia, meron 3 stages yan. So, meron reducible, may incarcerated, at strangulated. So, yan yung status ko. So, ang yun yung unang status ko is reducible. So, ibig sabihin ng reducible, again, yung mga sinasabi ko dito, layman's terms na lang, ha? Hindi siya yung talagang term na pang mga pandoktor and all that. Natutulak ko pa siya pabalik. So, isipin nyo yung bowl na nakita nyo. Kaya ko siyang with finger, kakapain ko lang siya, tapos itutulak ko siya. Pag nakaupo siya, itutulak ko siya pabalik. Ganun. So, ang aking kaibigan at kalaban ay gravity. So, ibig sabihin, tuwing tatayo ako, nakabukol na siya. Tuwing hihiga naman ako. Yun yung pinaka parang number one comfort position ko. Nakahiga. Number two is nakaupo. Yun lang. Pag tumatayo na ako, yun na. Anything na magka-gravity na siya. Kailangan ko talaga. Yung mapatay. Magka-gravity na siya. Yung sabihin, tuwing gigising ako ng umaga, nandun na siya. Nakabukol na siya. So, I was doing that for 2 years or almost 3 years na. Kung totoo siya. Tapos, yung November 6, ito lang, last year, November 6, 2022, may naramdaman akong pain na iba talaga siya. I mean, I've been dealing with the hernia for, di ba, 2 years na. Hindi ako pinatulog, hindi ako ganyan. So, I rushed myself to the hospital November 5. I rushed myself to the hospital November 6, Sunday, yun, yung mga kalimutan. Where I was diagnosed of incarcerated umbilical hernia. Ano yung incarcerated umbilical hernia? So, halimbawa, ito yung butas. Ito yung lumalabas dun sa butas na dati natutulak ako pa loob. So, ito ngayon, either ito yung lumaki, kaya hindi ko na matulak pa loob, o ito yung sumikit. Nasa kanya siya.
pero hindi pa ganun kasakal na sakal. Ibig sabihin, nakakaramdam pa yung ano, nakaano pa nga ako yung nakapupa, umutot pa ako sa kanya, naka-jibs pa ako nung mga bago na sugod sa ospital. Pero nung nasa ospital na ako, I was check up, x-ray and all that. I was hours away from it being a strangulated umbilical hernia. So what is a strangulated umbilical hernia? Dalawa lang. Sobrang higpit na na hindi na ito makalabas or lumabas siya ng sobra tapos pumulupot. Hindi na siya pabalik. So that is the worst case scenario sa may mga hernias. Hindi ko lang alam ah. Pero parang ganun kasi. Ito kasi, it's as three stages of a hernia, hindi lang umbilical hernia. So yun yung ano. So golden hours is pag nakaramdam ka ng ganung pain, 6 hours lang pumunta ka na sa ospital. You need to get checked up or operated on. Bakit? Kasi pag yung laman, yung intestine na yun, nabulok, walang dadaloy na dugo at oxygen doon, mabubulok yun. And it could cause sepsis. Malasan mo sa dugo. And that would be life-threatening. So sa awa naman ng Diyos, hindi naman tayo umabot sa ganun. But we were close to that. And sa pagpapala din ng Panginoon, hindi naman tayo naputulan. Kasi usually sa mga halipat kayo PowerPoint. So, usually, sa mga ganong scenario, hindi pala usually, may mga scenario na parang pinuputol, pag ganong nakalabas, parang pinuputol yung part ng intestine mo na parang nabulok na or nagkag ng damage. So, by God's grace, hindi naman tayo naputulan. So, was successful naman yung operation. And quick note is pag nagalaw ka pala, hindi nagalaw pala yung mga bituka mo sa operation, tumitigil sila. Parang tumitigil silang gumalaw or what. So, successful operation, okay naman siya. And then, ang signs of getting well or on the road to recovery is may platos ka, which is may utot ka na. And then, meron kang BM or bowel movement. Ibig sabihin, pag nakakotot ka na, nakatay ka na, then you're on the road to recovery. So, okay naman tayo doon. Siyempre, nandito na ako sa harapan nyo, diba? Yung ano ko pala is napaka high risk kung magkaroon ulit na ng umbilical hernia. Bakit? When I was taken to the hospital and before I got operated, I was 126 kilos na lang. Galing ng board channel nyo na walang exercise yun. Diet lang pero hindi pa rin magaling sobra. Nung nakalabas ako ng hospital, I was down to 112 kilos. Ngayon, naglalaro yung timbang ko from 112 to 113 depende sa nakakain ko. Wala pa rin exercise, hindi pa rin pwede. So, ang pinakakaibigan ko lang is walking. Walking and diet. Nang talaga. Tulad yan, okay pa ako, hindi pa ako kumakain ng saging and I have my oatmeal. Talagang lifestyle change mga birds. Pero we'll be talking about that so sunod na video. I'm gonna keep this short muna. Try kong ano yung part 1. Okay? So, after operation Sunday, after 2 days, nakautot na ako. On the 3rd day, nakatain na ako. So, yun yung parang, oh, we're good. Parang ganun. So, I was thanking the Lord. Siya rin yung nag-ayos ng hospital bills ko. Sa mga tumulong, maraming salamat. So, hindi pa natin tatapusin dito. Tinatapos ko lang kasi may timer ako. 13 minutes na. So, ito yung operation ko. I was operated on November 6. At nakakagulat kasi nga, within the span of 2 years, sorry, dini-scan ko yung picture. Within the span of 2 years, yun, 1 inch na butas na yun. Naging 8 inches siya in a span of 2 to 3 years. 8 inches. So, ito. I was operated on. Okay. Laki ko pa noon. 126 kilos. Meron akong tube. Hindi ako pinapakain dyan. Dyan lumalabas yung mga laman ng sigmura ko. Ayan. Manas. Diba? Tapos, this, look away kung merong cringe kayo or natatakot kayo sa mga sugat-sugat. Ito yung aking opera.
ko sa inyo yung tummy ko in the next videos. Laki, no? Laki nung hiniwa sa akin. So, yan yung pinagdaanan ng The Words Channel. Para akong sinisarian na wala naman akong anak. Okay? So, yun muna mga words. Nagdaga natin to next time. Babalik na kasi ako sa trabaho. The reason why I'm doing this is I was thinking na talagang mag-stick sa plan na wala mo ng face reveal, hindi mo na mag-aano yung The Bulge Channel, hindi mo na ako mapakilala sa inyo, pero I'm going back to work on January 23 na. Alam niyo naman, pag subaybayan niyo yung mga uploads natin, ang tagal kong walang work, hindi dahil I choose to, pero dahil meron akong business. Papa, i-ano ko rin yan. I-upload ko rin yung business natin. Run my own business, pero sa kalagayan natin, hindi naman sa hindi kinakaya. Pero plano din siguro ng Panginoon na makabalik ako sa corporate world. And I had an HMO before my operation. But the emergency, hindi siya planado. I was planning to get operated on. Kasi nga, ang target ko is bumaba ng 120. Nasa 126 na ako, di ba? 120, 110 bago magpa-opera. Kaso, iba yung plano ng Panginoon. I was ready to go under the knife siguro mga itong Feb or March 2023 sana. Pero iba yung plano ng Panginoon. So, yun. I'm blessed na mayroon ng HMO na cover and mayroong company na nakaintindi ng kalagayan ko. So, we need to go back to work, pay our dues and all that. I mean, when I say pay our dues, yung nasa isip ko lang naman yun. So, dagdagan natin to next time. Tuwing Sabado, try natin i-upload yung part 2 nung itong kwento ko about my umbilical hernia. So again, sa may mga umbilical hernia dyan, huwag kayong mawala ng pag-aasa. Diet lang. Kailangan yung makahanap ng tamang diet para sa inyo. May mga nagsasabi sa akin na when you are on a diet, tapos hindi nagplato ka na, hanap ka uli ng ibang diet. Usually, tumatagal ko siya ng 3 months, a 1 quarter. Pag nagpa-plato na tayo, hanap tayo ng ibang diet. Or huwag kang tumigil. Huwag kang matakot. The umbilical hernia is not like gonna stop you from doing things. Yun nga lang, hindi ka makakapagbuhat, hindi ka makakapag exercise na matindi and all that. Pero it doesn't mean na dapat nakahiga ka lang buong araw. No? Hindi naman siya gagaling. An umbilical hernia is, treatment is much likely 90 or 99% operation yan. May mga patotoo na gumagaling yung umbilical hernia, praise the Lord. Pero sa mga hindi, huwag kayong matakot magpa-opera. It's something na pag ginawa nyo, it will be life-changing as well. So, dito muna mga boards. Again, boards channel in the house. So, mga future adventures natin, magpapakita na ako sa inyo. And I hope you like, leave, comment, and subscribe. The Board Channel. Peace out. God bless sa inyo. At lagi kayong mag-iingat. Bye mga boards. Good morning. Almusal muna tayo.